Bago na naman ang official, bago episode mo naman ang official tambayan ng PVL, where we can talk about everything and everything about the league and the fans. Kaya naman, welcome na welcome kayo dito at syempre di mawawala ang aking mga partners na si Ate Mela at si Kuya Mig. Nakasama ko ulit ngayon. So, Kuya Mig, kamusta ang iyong linggo at Ate Mela? Ito muna Kuya Mig. Mabuti naman. Actually, just tagal natin din nakita, you know? parang ilang araw lang. Nag-guest kami sa bahay ni Kumu three nights ago and very much enjoyed that guesting. Kaya sa mga communities natin na nanood po noon, kasama ulit natin ngayon. Welcome po sa ating PVLonkumu, the show once again. Mela. Ayan, yes. At sabi nga ni Mix, nag-iikot-ikot kami sa Kumu para mas marami pang makaalam at makanood ng PVLonkumu, the show. And masayang naging linggo ko kasi sobrang nahook ako sa PVL, especially dahil sobrang exciting nung games. At hanggang last day of LMs, hindi pa natin lahat alam kung sino ba talaga yung mga final set of semi-finalists natin. So alam ko marami rin nakitutok dyan. So ayan, ang linggo ko ay Team Abangers sa PVL semi-finalist. Totoo. Team din ako dyan, Ate Mel. Kasi di ba, may mga teams talaga na mamaya pag-uusapan natin yung mga performance nila na nakakagulat din na biglang kumanda yung laban hanggang dulo talaga itong PVL week na. Yes, hindi talaga natin alam kung anong i-expect natin sa PVL, di ba? Pero I'm sure dahil nga mas exciting na ang ating next round, ang semifinals. Marami ding gustong manood ng live. So guys, press 1 muna kung sino ba dyan ang gustong makapanood ng live. Let's go, lalo na kami ay mamimigay na naman ng tickets. Alam niyo yan, tradition na yan dito sa PVL on Kumu the Show. Lagi tayo mamimigay ng ticket. But this time, ang twist natin, dapat kayo ay nagko-comment dyan sa baba. So yung ating 439 viewers, just stay active dyan sa comment section dahil by the end of the show, mamimili po kami ng random winners na mananalo ng 2 lower box tickets each para mapanood ang first day of semifinals natin on Tuesday na yan sa Phil Oil Eco Oil Arena. And that is the match between PLDT High Speed Hitters at ng Black Mamba Army Lady Troopers. Ayan. So guys, comment lang kayo dyan sa baba. Don't forget to share the stream din, guys. Dahil para mas madami ding makasalan sa ating PVL ticket giveaway. Okay. Sadali yung ano natin, ha? Yung pa-contest natin today, Mela. At mas maraming makaka-participate for sure kasi ang dami agad nating viewers, 449 agad. At dahil nga ang bilis ang pangyayari sa PVL, semi-action na tayo this coming Tuesday, parang bilis nga talaga ng season natin. Well, this August, we have new schedules for the upcoming games. At simulan nga yan. As mentioned by Mela kanina, ang PLDT High Speed Hitters versus Black Mamba Army. On August 2, 4 PM, isang game lang po tayo sa Tuesday. And then on Thursday, ito na po mga paborito din yung Frame 9 Cold Smashers against Black Mamba Army at 2:30. And then Signal HD, hopefully, mabalik na yung mga players nila against the PLDT High Speed Hitters, 5:30 po yan on August 4. So, please do not miss out on the game. Semi-finals na po tayo. Round robin to, di ba, Mela? Tama, round robin. Yes, medyo mahaba-haba. August 2 to August 13, semi-finals po yun lahat. Especially dahil may mga foreign teams na nadadating. So, for sure, mas mag-elevate na ang laro ng ating mga local teams. Pero interesting pala yung game sa Thursday, Migs. Parang, ano to, match-up nung game kahapon. Kasi Army, Creamline, tapos Signal, tsaka PLDT. So, gusto bumawi ng Army and Signal, di ba? Signal, yes. Dalawang talo sa end ng ating first round of elimination. So, tingnan natin kung ano mangyayari. A lot of things happening this August. And speaking of August, Mela, anong naalala ninyo sineselebrate natin sa school tuwing August? Yes naman. Siyempre, sinasalihan ko kasi lahat ng contest sa school. Kaya kapag ka every month, abisado ko yan. At pag August, ano bang meron pag August? Siyempre, pag August, buwan ng wika yan. Yan yung ano, once in a year na pagsuol ko ng Filipiniana, high school ako. So true. At yung mga bakya,
'di ba? Yung mga pabakya natin sa school. Sino ba nagko-costume diyan pag buwan ng wika, guys? Yung high school. Oh, press 1, press 1. Oh, press 1. High school. Yung high school. Si Mix, saka kamiso ka ba niyan, Mix? Saka yung mga salakot. Wala akong choice eh. Wala akong choice. 'Di ba? At ano, saka may ano yan? Nilalagay na ano, yung parang panyo. Yung parang pang ano, katipunero, ganon. Oo. Yun. At dyan ang ano, mga sabayang pagbigkas. Oh, sino dyan ang nag-memorize for the sabayang pagbigkas? Press 1 din sa comments. Again guys, yung pinaka-active natin sa comment section, may chance manalo dahil mamili kami ng random winners para sa ating ticket giveaway. So patuloy nyo lang po ang pakikichikan nyo dyan sa comments. Ayan. So, Mix, ano bang pa-under natin sa PVL pag buwan ng wika? Pa-under natin sa PVL pag buwan ng wika? Well, meron tayong challenge na gagawin. Oo, oh, may tinipay producers para natin. Yung kinakapahinga ko. Okay, so this is called Tagalog Time. Okay, Tagalog Time. So, madalas sa mga games, alam niyo naman may commentary, di ba? May commentators, narinig niyo si Melo tunay ngayon. That's usually English yung ginagamit ng anchors and analysts natin to explain the game as it's happening. Ngayon, dahil buwan ng wika ngayon, we will be trying this Tagalog Time Challenge kung saan magko-commentate kami isa-isa pero bawal mag-English, puro Tagalog lang. Ba? Okay. Nakakaloka ang challenge. Parang nakuha sa bahay ni Kumu itong mga commentary na ano, ha? Ayan. Nabigla nga tayo dun eh. Ang dami pinagawa sa atin. True. Si Aya ba? Okay. Aya, have you ever... Ay, sorry, kailangan pala Tagalog. Aya, nakapag-commentate ka na ba ever sa buhay mo? Ako hindi pa. Ayan, yan ang challenge. Comment na gawa ko. Pero hindi yung commentate ng ano... Kunyari sa comment ng sasabihin ng ate ko, ano yung gagawin ganun. Pero hindi yung comment ng game, hindi. Gagawa. For the side comments lang. Okay. Okay, so sa ngayon, anchor pa. Kailangan mo maging anchor, Aya. Actually, challenge din kay Mela to kasi analyst yes. Si Bella eh. So, we will be trying it sa mga communicants natin. This is your time to record your idols. Oy, i-share nyo naman kami. First time namin to gagawin, guys. Comment kayo below. Make sure to comment below dahil may chance nga kayong manalo ng free tickets on Tuesday as you support Mela and Aya sa ating Tagalog Time Challenge. We will begin with the pro, si Miss Mela Tunay. Pero again, pumunisense, cheer nyo ako. Magko-commentator ako ng Tagalog. Okay, let us play the highlight for Mela Tunay. Ayan na. Okay, Ria Meneses nasa linya para magserbisyo. Sinalo at tinira ni Mika Reyes. Siguradong puntos sa kanyang tinakbong atake. Tinakbong! Tinakbong atake. There's no other way to put it. Puntos para sa PLDT. Mabilis tumira, mampapalo. Ha! High speed hitters! Mabilis tumira, mampapalo. Oh, husay, husay. Ayan galeng, na. Walang wika. Diyos ko, mas mahirap pala talaga. Mahirap talaga. Oh, press 1 sa mga na-believe kay Mela tunay. My gosh. Sa kanyang hey, first anchor. Servisyo? Service? Okay. Nakaka ka ba pala? Excited ako kay Aya as a Konyo girl. Ayan. Okay. Ano, Aya, ready ka na? Okay. Ready na ba ako? Parang yung puso ko ngayon, parang tumitibok ng mabilis. Kanina kalmado naman to, pero ngayon parang tumibok ng mabilis. For the kabado ang Aya nyo. Kailangan natin paalala sa lahat na si Aya ay estudyante pa rin. Okay. So, siya yung fresh na kaka-celebrate ng buwan ng wika sa UST. Okay, Aya, ready ka na? Doon na. Tagalog Time Challenge. Energy, energy. For Aya Laure, let us play the highlight. Ayan na. So, ayan, kinuha ni Ate Valdez at tinapon sa bukas na tagapalo. Ayan. Kinuha naman ngayon at tinakbo ang palo ngayon. Pak! Kinuha! At pinakbo sa likod! Pak! Likod! Sabi niya. Oo. Oh, fine. Uy, ayaw po ng wika, hindi po ng Becky Mon. Pak!
Kasi bongga. So ako na dahil walang tunog, ako na yung maglalagay ng sound effect, pati sound effect sinama ko na din. So as a sound card ang ate mo, Aya. Bomba. Atar. Pero Aya, hindi rin tayo papayag na ginaganito ganito lang tayo ni Mix dito. Syempre kailangan marinig din natin siya. So guys, i-ready niyo na rin ang inyong mga kumuklips dahil cha-challenge din natin si Mix Gomez for Tagalog time. Okay, let's play the highlight for Mix. Kuya Mix, let's go. Okay. Tara. Ito na ho ang servisyo. Oras na para kay Rian Meneses para umatake. Na ito ay dambola. Buhay pa rin. Ah, si Del Palomata pala yun. Balik ulit kay Palomata. Na ibalik. Oh, ganda ng blocking doon. Ng signal HD mga mampapalo. Tama ba yun, Del? May ano yung blocking? Ano yung blocking sa Tagalog? Ano nga bang blocking sa Tagalog? Ah, blocking. Okay, ano, sarado. Initiman. Ay, iba block pala yan. Charis. Pag supalpal, yung mga supalpal. Harang, oh, di ba? Ang gagaling ng communizens natin sa baba. Grabe yung supalpal, oh, di ba? Ang may humarang. Parang basketball yun, Kuya Mix. Oo. Bakod. Ayan, bakod. Ang galing naman ng ating mga communizens. At yan po ang dahilan kung ba't hindi kami nagko-commentate in Tagalog. Yes. Akala ko mahirap na yung English. Dapat pala gano'n na lang talaga. Mas mahirap pala yung Tagalog. Lalo na pag malalalim. Well, tingnan natin kung itong PVLonkumu the show natin will revolutionize the style of commentating kung saan meron ng back sa susunod na mga laro. Uy, communizens, gusto nyo ba ng ganun? Pag nanonood kayo ng game streams dito, kaming tatlo yung naririnig nyo, opak! May mga ganun. Opak, ganun. For the sound guard. Ay, gusto daw nila. Huwag nyo kaming hamunin, ha. Mapagpatol po kami. Oh, di ba? Gusto nilang lahat. Delikado to, delikado. Pero maraming salamat sa inyong effort, Mela and Aya. Meron bang sound effect na palakpakan dyan? Oo naman. Ayan. Ready tayo dyan. Okay, so again, happy buwan ng wika sa inyong dalawa at sa mga communizens natin. Dahil dyan, mag-transition na tayo sa ating usual rundown kung saan pag-uusapan natin ng mga kupunan sa nakaraang linggo. Wow, Tagalog pa rin. Sige nga, gawin nga nating challenge na Tagalog din yung rundown. We'll do our best. We'll do our best para sa bayan. Okay. Okay, sige. So, let's talk about... Ay, di. Pag-usapan natin ang huling linggo ng unang paligsahan ng eliminasyon sa Premier Volleyball League. Okay, unahin natin pag-usapan ng Charity Go Crossovers. Again, itong kupunan na ito, malapit sa puso ni Binibining Aya Laure. Yes. Dahil dyan, Aya, ikaw ang aking unang tatanungin. Obviously, na-miss natin yung mga ibang manalaro ng Charity Go. Pero para sa'yo, anong masasabi mo sa kanilang naging performance o sa pinakita nila sa nakaraang conference? Sa nakaraang conference, sa tingin ko, ang naging kulang pa na dapat nilang trinabaho ay yung chemistry. Ano sa Tagalog ng chemistry? Chemistry. Pagkakabuo. Pagkakabuo dahil yun. Na nakakapag training ng sabay-sabay dahil may mga naging ano yung concerns eh? Okay lang ko. I-English mo na. Ganyan talaga pag social. Pero ayun na nga. Yung naging concern sa health issues din. So, isa yon sa naging factor kaya siguro nahirapan din sila na makuha at maramdaman yung makapa yung isa't isa sa kung paano gumalaw sa loob. Kaya ayun po. So, I think dahil may mga injuries nga katulad ng sinabi ko kay Ate Mela nung nakaraang stream is isang factor yung hindi sila nakakapag training madalas ng sabay-sabay kasi nasa rehab. Yeah. So mas inuuna magpa-strengthening muna ng mga injuries tapos saka makakapag-training. So siguro kinapos lang ng oras pa. Ay. Okay. Mela,
pagdating sa Cherry Tigo kasi madalas pag-usapan si Jaja Santiago talaga. Yes. 'Di ba? So we cannot avoid the question. I want to know your thoughts, your comments about the next statement that I'm going to say. Na madalas ako personally madalas ko siyang barinig sa mga parang may controversial mix. Ano ba 'yan? Hindi, narinig mo na 'to for sure. Narinig mo na 'to. Cherry Tigo goes where Jaja Santiago brings them. Ano masasabi mo dun sa statement na 'yon? Unang-una, hindi nakarating ng Japan ang Cherry Tigo. So, I'd have to disagree. Pero, I mean, it's an open argument, no, na ang Cherry Tigo ba nakasalalay lang kay Jaja, di ba? But I guess, with a lot of talents in their lineup, I mean, you have Mylene Paat there, Alina Bicar, andyan din mga veterano, Maiko Ortiz, and another player na nag-come out sa shell niya, si Karandang. So, yeah. I think, kaya nila eh. Yung potential laging nandyan sa team nila. Siguro may mga factors nga lang na hindi naman natin napapanood sa TV kaya hindi natin alam kung bakit. But like, di ba, insider insights from Aya, hindi pala sila palaging nakakapag-ensayo ng magkakasama. And that's one thing na malaki talaga yung magiging epekto, especially when you're going up against teams na laging magkakasama in and out of the court. So, nagtatranslate sa mga laro nila. So, malaking bagay din yon na yung health concerns nila talagang got in the way dahil all this time akala mo pagdating ng PVL maglalaro itong mga players na to tapos pagdating ng 'di ba pagdating ng health issues nila biglang hindi pala, so parang it caught the team off guard also. Well, actually tama nga yun. Actually gusto ko yung point na sinabi mo na it gives the others a chance to shine. Mm-hmm. And obviously Cherry Tigo has a lot of big names na rin, no, in yeah. In the PVL, and you can only expect brighter things to come for them. I want to ask Aya this. Kasi Aya, itong Cherry Tigo na mentioned mo, hindi nga sila kompleto nakapag-ensayo. But in the beginning of the conference, bago mapilayan si Ate Dintin, kompleto sila, andun siya, di ba? Kasama siya sa ensayo, kasama siya sa pictorials. And for them to lose her in the brink, dun lang sa simula ng conference, gaano kasakit yun? Paano mo madedescribe yung impact sa kupunan? Kasi yung masakit din, Kuya Mix, napilayan si Ate Dindin ilang days before mag-start ang conference. So parang syempre, meron ka ng parang first six eh. Tapos pinagpapago. So yung first six na yun, tinrabaho at syempre, ayun na, kinalala nila yung isa't isa. Tapos biglang, isa sa mga key players ng Cherry Tigo, which is si Ate Dindin, biglang ma-injured. So parang syempre, kahit naman ata sinong team, basta may na-injured, biglang, alam mo yun, nawiwindang sila, hala, paano na yung mangyayari? Pero, ayun lang din siguro, kasi for the longest time, si Ate Dindin, very healthy siya. Kahit ako, nagulat ako nung nalaman ko na na-injured siya eh. Kasi sabi ko, ano nangyari? Tapos, yung nakwento na, kung bakit, ayun na nga. So, parang sabi ko, hala, ilang days na lang bago mag-start yung PVL. Bakit ngayon pa? Yeah. Buti hindi nahatak yung Aya Laure para pumalit sa ano. Sa Dindin Santiago madagot. Uy, pero Mix, just to add, syempre we're talking about the impact. Yeah. For someone like Dindin who is able to score like 32 points in a game, di ba? Sobrang laki no na sa likod magagamit mo siya, sa harap magagamit mo siya. And it seems like talagang nag-pay ng price itong Cherry Tigo because of her loss. Dumagdag ba dun yung ano? Yung health and safety protocols, yes. Diba? Marami pang nawalang mga manlalaro. Mm-hmm. But again, things can only go up for the Cherry Tigo crossovers. Good luck po sa kanilang kupunan. Tingnan natin kung next conference, kasama na si Aya Laure dyan. Yes, pero, nako. Ala. Mukhang malayo pa yan. Malayo pa yan. Tingnan natin. Okay, so let's move on to our next team. Actually, speaking of injuries, itong team na to, marami rin naging injuries no sa conference na ito, sa invitationals. And as they are the fan favorites or one of the fan favorites, I'm sure a lot of fans were disappointed. Pero they tried their best. I mean, with the lineup that they had, first time nga natin makita ng score sheet na kalahati lang, di ba? Kalahati lang yung na-fill up ng Chokomucha dun sa papel. So, that being said, Mela, would you say that Chokomucho still performed at a high level even though they finished like this? Yeah. For me, yes. Especially nung game nila against Creamline. I was so impressed. I covered that game, but knowing na they are going in that game undermanned, nagulat ako sa pinerform nila because the rallies are really long, di ba? Parang they really
try their best to be at par with such a competitive team and complete team like Dreamline. And muntik pa silang makasnatch ng set doon kasi the scores were closed in the first and third set, di ba? So for me, matibay din talaga tong team na to. Ang dami lang talaga nilang kinaharap, especially yung mga uncontrollables nga, kagaya na yung sa health, di ba? But nonetheless, may mga players sila. And I think it's given naman, di ba? They're all professional athletes. Trabaho talaga nila na once na i-field in ka dyan sa loob, eh mag-perform ka. And that's exactly what they did. I mean, dito rin nag-emerge si Caitlin Viray as top scorers for two consecutive games. Even Shannon Palek. Pongay Gaston also had a good game yesterday and na-develop niya yun dahil dun sa game exposure that she's gotten nung wala yung mga starters nila. It's always great to see some new big names no come up in the PVL. But one of the already established names is Kat Tolentino. And Ea, sa pagbabalik ni Kat, ano masasabi mo sa kanyang performance? Parang kumbaga siya pa din talaga si Ate Kat na kilala natin. Parang hindi siya dumaan sa health protocol. scoring machine. Babal talaga sa, kumbaga kaya nga siya hindi nakapaglaro for how many games. And of course, hindi din naman magagawa yun ni Ate Kat, yung mga scores na yun. Kundi din dahil kay Ate Denden Lazaro. Oh yeah. Dahil sobrang steady, sobrang stable na pinaka siya yung parang hindi kumukupas talaga na yes. Kaya niya kahit anong bola pa na iba tumo sa kanya. Kaya ayun. Would you say, Mela, that Denden is at an even better shape at this point? I think she's at par with her parang UAAP collegiate days. Parang kaya nga sabi ko, parang walang prime season si Ate Den kasi during her UAAP years when they became champions, yun talaga yung tipong pagkalaban ka nila, magsisisi ka talaga pagka napadaan mo yung bola sa kanya. Kasi sayang lang, kasi parang chance ball, kahit paluin mo ng sobrang lakas, parang chance ball pag siya yung nag-angat. So may mga ganong impact siya and I think nabalik niya yon ngayon and she's even the strongest contender for the Best Libero Award. And more than anything, yung leadership niya sa loob, kitang-kita natin, di ba? Whether nanonood ka sa stream or nanonood ka live, makikita mo how she gathers everyone na kahit mukhang pagod na siya, talagang pinupush niya yung mga teammates niya na mag-perform pa. And I remember nung game nila against Creamline, sabi ko nga, galing sila sa talo, kulang yung players nila that game. Body language is gonna play a big factor. So, nung nagsisimula yung game nila, nakikita mo na siya yung naghahatak sa mga players para i-lift up talaga. Even si Dina Wong na hindi naman very expressive sa game, di ba? Pinipilit niyang parang bigyan ng reaction, ng expression. So it helped also yung mga intangibles that she offered sa team. Ayan. Kaya naman, kumunizens, kung sa tingin ninyo ay magiging best libero si Denden Lazaro. Yes. Emilia, press 1 to show your support para kay Denden. Ayan, there you yes. go. And speaking of people like Denden, yung mga timeless people na sinasabi natin. Let's use that to transition to our next team, the Petrogas Angels, kung saan una natin pag-uusapan ng isa pang timeless na manalaro na si Isa Maiso Potilias. Miss Ea Laure, your thoughts about her performance this conference? Let's go, Ate Mesa. Sobrang sinang Isa kasi bilang yun nga yung naka-teammate ko, parang sobrang lahat ng mga tinuro niya sa akin nung naka-teammate ko siya sa national team, na lahat ng techniques, lahat ng mga strategies pag naglalaro. Ngayon, nakita ko sa kanya yan lahat. Kasi parang nung national team, parang nabablanko ako kasi ibang stage yun para sa akin eh. Parang sanay lang ako sa mga collegiate stage, high school team. Pero kung nakatrap ako pa, iba yung binigay niya sa aking knowledge. While playing and habang hindi pa naglalaro, kapag nagkukwentuhan lang kami, simpleng ganun, na kung paano bibigyan ng diskarte yung isang bola kapag bumuka or ano yung pwedeng mga zones na paluin kapag ka, tipong hindi mo na talaga siya pwedeng paluin ng malakas. So, ayun. Kaya, volleyball encyclopedia talaga. Sino? Para siyang ano, Ate Mels, ano yung tawag doon? Meron siyang muscle memory. Kasi yes. for a few years, nandun lang yun sa kanya at hindi mawawala. Yeah. Parang automatic na, no? Kay nang Isa yung mga galawan niya. Automatic, magaling lang siya. Paano ba yung gano'ng paano yung gano'ng sakit? Mela, that being said, is there any aspect of Isa's game that surprised you in this conference?
I think in terms of surprise, nasusurprise na ako how she's able to maintain her level of play despite, you know, other younger players being injected in the lineup or even other players sa ibang teams, di ba? Hindi talaga siya napag-iwanan sa kahit anong liga, kahit anong conference na sinalihan niya. So, yun yung nakapagpa-surprise sa akin. And sometimes when you scroll through Twitter kapag preview na ng conference, may, syempre may mga comments na, ay, si Maiso, tumatanda na yan, ganyan-ganyan. So, nakakatuwa lang panoorin na every time she steps on the court, she proves those doubters wrong. Dahil yung numbers niya really speaks for the kind of athletes that she is. Alam mo yun, siya pa rin yung leading scorer despite having, you know, former MVP Myla Pablo in the lineup. Si, eto si MJ Phillips na, kumbaga, in a way, import din dahil she's a Phil. Pero yung numbers niya ng 22 points, 19 yeah. points, 17 points. So, she's very steady. At alam mong hindi chamba yung laro niya. Sabi nga ni Aya, muscle memory. Talagang ulit-ulit yung diskarte niya ng mga tama na ginagawa niya. Yes. Aya, how about as a team, itong Petrogas? Kasi they si Bang nandyan. Sabi niya, kahit sa training malala siya. O, di ba? Oh, there you go. Di ba? Hi, Tita Bang. Hi. Tita Bang eh, no? Oo, Tita. Yes. Mamaya, pag-usapan natin yung ano yung mga fans ni Tita Bang Pineda yes. sa ating next segment. Pero balikan ko lang, no? Aya, as a team, itong Petrogas, they lost their first games at the start of the conference. Pero yung last two nila panalo. And yeah. it was against Signal and Choco Mucho. Nonetheless, di ba? Ano mo sasabi mo the way they bounce back? Siguro sa lahat talaga ng sakit na naramdaman nila for the yung mga nauna nilang mga games, binaon nila hanggang dulo. Kaya siguro nag-bounce back talaga sila ng sobra. And yung sinabi ni Ate Mela na parang yung importante din talaga yung peak ng laro ng team as a team, hindi lang as individual, pero ano talaga parang major factor talaga yung lalaruin nyo as a team na kung paano niyo tatrabahuhin manalo. Din siguro yung isa sa mga na nag-struggle yung Petrogas kung kailan nila makukuha yung peak ng laro nilang lahat. Ayun. Well, speaking of bouncing back and peaking, pag-usapan naman natin yung isang team na talagang naging revelation itong Invitational Conference, the Black Mamba Army Lady Troopers, who are a part of the semifinals. Yes. So congratulations to them. Obviously, the first person that we have to talk about is Jovelyn Gonzaga. So, Mela, let's go back to that question. Is she at an MVP form right now in the PBL? Well, definitely, di ba? Numbers don't lie naman. She's all over the stats, sa digs, sa receptions, sa scoring, sa spiking. And talagang every game, siya yung nagli-lead for Army. So, kahit actually, kahit di ka tumingin sa stats eh, kung papanoorin mo lang yung galaw niya, it's a no-brainer na talaga na yung kilosa niya talaga pang MVP. So, definitely MVP numbers for her this conference. Aya, how about the rest of the team? Ivy Perez has performed very well for Black Mamba Army. Even the veterans, si Ate Ging, nandiyan pa rin, diba? Sina Joan Bunag. Ano masasabi mo sa kuponan nila now that they're part of the semifinals? Isang malaking factor din si Ate Ivy kasi bukod sa setting, kaya niya din talaga mag-score. Na for the past few years, hindi ko yun nakita kay Ate Ivy. Pero dahil nga nakuha niya yung confidence niya kasama yung team niya ngayon, is sobrang nakaka-proud kasi naging ka-teammate ko din si Ate Ivy. At nakakatuwa kasi bukod sa setting na nadidistribute niya ng maayos yung bola sa lahat ng spikers niya. At kasama pa yon yung nakaka-score siya. Kaya sobrang isang factor na nakakatulong ngayon sa Army kaya din sila nakapasok sa semis. So, ayun. That being said, Mela, ano expectations mo for Army starting this Tuesday? Well, ako kasi pag tinignan ko yung Army regardless of which conference we're in, para silang dark horse eh. Even noong 2021, di ba, parang nasa bottom sila ng rankings, pero magugulat ka na lang na natatalo nila yung bigger teams or yung mga malalakas na teams sa force nila into 5 sets. So, I'm sure may ibubuga talaga yung Army, especially now na nandun yung confidence din na nag-gain nila na finally they are gonna enter the semifinals. That's a different boost for the team. So, ngayon na na-unleash nila yung potential nila, yung power ng team as individuals and as a group, I'm sure malayo rin yung mararating nila this semis, lalo na mahaba-haba rin yung semifinals round.
Ayun nga. May nag-comment nga kanina, dark horse talaga ang Black Mamba Army. If you agree on that, you can also press 1 to show support kina Ate Jovelyn Gonzaga and the rest of her team. Now, let's proceed to the Signal HD Spikers. Ito, baliktad yung kwento sa Petrogas. Because they were undefeated at the start of the eliminations. The last two games, unfortunately, napilayan si Jess Molina, an ankle sprain. And then, nawala rin si Rachel Andakis because of health and safety protocols. So, Mela, ikaw unang gusto kong tanongin dito. Ngayon na may ganyang pangyayari sa Signal HD coming into the semifinals, do you think their fans should be a little bit more wary sa kupunan nila? Well, wary in a sense na this is exactly what happened to them last conference, diba? That they were undefeated and then towards the end, parang the latter part of the conference, dun sila natala ng Petrogas at dun sila bang sa baba. Pero I think this is, as much as it's a parang kind of similar situation, it's a different story naman. And I also got the chance to talk to Ate Ces Molina yesterday and naka-mindset na sila for semis. Kumbaga yung recovery ng mga players na wala kahapon, pati siya mismo nagre-recover sa sprain niya. Kasi regardless of the results nitong mga last games, pasok na sila eh. So they just used that para magamit yung pahinga at magamit din to recover talaga mentally, emotionally para sa bigger game. So I think safe naman sila. How about you, Aya? Asan yung confidence level mo sa Signal HD? Nandun pa din yung confidence level ko, Kuya Mix, na kayang-kaya pa din nila na makatapak sa championship. Kasi yung recovery nga na hindi na sinugal nila Ate Ces na maglaro sa Elims is malaking factor yon, malaking tulong yon para paghandaan yung makakalaban nila this semis. Yeah. Tama, no? Mela, ano sila, back to zero yung standing sa semis. Yes, back to zero sa semis. Simulang-simula. So feeling ko itong Signal, dahil nga doon na sila nakatingin, they didn't, hindi naman didn't mind, pero hindi na nila gaanong isinugal pa doon sa last two games nila, whether they lose it, naka-mindset na sila doon sa next round. Well, then again, health is such a big thing in the PBL right now. So we hope na makapag-recover nga lahat ng mga players natin in time for the semis. Now, let's talk about one team that also lifted themselves up in our conference, the PLDT High Speed Hitters. Aya, simula ako sa'yo. Nagulat ka ba sa pinapakita ng PLDT? At kanino ka pinaka-impress sa kanilang kupunan? Siyempre, nagulat ako kasi for the past few conference, parang ngayon, tama ba? Ngayon lang sila ulit nakapasok sa semis. Yes. I think last sila nung 2021 eh. Ah, 22. Kaya, yeah. Ayun, parang... Second to the last, tama. Mm-hmm. Second to the last. Iba kasi talaga, ang masasabi ko na iba talaga pag may Rhea de Macolangan ka sa team. Na kumbaga, alam niya talaga kung paano ima-maximize yung potential and yung power ng mga spikers niya. Kaya, ayun. Kaya, isang malaking factor na na pag-ana niya si Ate Mika and si Ate Del. Na syempre, as a blocker, kung makakalaban ko yung PLDT, parang malilito ako kasi hindi lang siya wing eh. Hindi lang wing yung babantayan mo, hindi lang si Ate Chin Basas, pero pati yung mga middles na din nila. Yeah. That being said, I want to ask our communities out there, comment down below kung sino sa tingin nyo ang most improved player ng PLDT High Speed Hitters. Yan, pakicomment yan. At the same time, Mela, I want to ask you the same thing. Most improved, for me, dalawa eh. Si Jules at saka si Mika. Ako, isasagot ko si Mika, despite her being a veteran, it's not always easy for middle blockers to bring out their A game. So I think with the perfect formula, you have Kat Arado, you have Rhea de Macolangan. Diba, number one sila sa reception, number four sila sa digging. So ang laking bagay noon, nung dalawang yon para ma-feed at ma-activate yung mga gitna, not just Mika, but also Del. Pero, si Samonte was, for me, the biggest pandiin. Yun yung parang missing piece nila last conference. Kasi iba talaga pag wala kang ganong ka-steady na open. Kasi sila naman talaga majority nakakakuha ng sets, di ba? So kung wala kang pamatay sunog kung tawagin, yung go-to girl, mahirap talagang makapanalo ang isang team. And I think, you know, si Chin Chin Basas, ang laki ng naging contributions niya ever since she joined the team.
Mika Reyes last conference hindi masyadong na-activate, kulang pa yung gelling. But now, they work on that. Plus, meron na silang pamatay sunog with Jules Samonte and Piola Ceballos, di ba? So, complete package na for me yung team nila. And a lot of people agree on the comment section. Puro Jules Samonte, puro Mika Reyes mga nakikita natin. And I'm sure a lot of people will also agree that mataas pa rin yung tiwala nila sa top team that ended the eliminations, which are the Creamline Cool Smashers. Itong Creamline, they finished at 5-1. Aya, are you surprised at all? And what can you say about this Creamline squad? To be honest, hindi na din na nasa top sila. Kasi kumbaga, ang dami nilang, ang dami nilang top guns. Kumbaga parang ang daming, kung merong Galanza, merong Carlos, may Valdez, tapos meron ka pang Domingo, may Panaga. So, kumbaga, ang dami mong pwedeng pagganahin. Mamamoblema na lang si Ate Gia kung kanino niya ibabato yung set niya. Kasi for sure, mataas yung porsyento ng lahat ng spikers niya. Yeah. Holy Trinity nga yung tawag nila dyan sa comment. Sa lagay na yun, Mela, last pang nabanggit ni Aya si Eliza Valdez, no, doon sa tatlong yun, dahil ganun kaganda yung performances ni Natots and Gemma. But that being said, do you think the Phenom has kind of slowed down in this conference, or it's just a matter of malakas lang yung teammates niya? That's the question I get asked all the time when I cover Creamline games, no, kasi syempre we're very used to seeing Eliza scoring 30 points, 28 points, but I think, like I mentioned then last time, anytime she feels like activating her game, kapag kailangan siya, doon siya talaga sasabog. And that's exactly what we saw yesterday. I mean, in the first set pa lang, 10 points na siya agad, di ba? It's also a matter then of the amount of sets that she's getting. And I think, yun nga, si Gia, meron kasi siyang parang strategy na every game, iba yung ipapashine niya. And it ended up yesterday na, okay, gusto ko si Ate Lai yung mag-shine today. And I think it's also a good strategy kasi, you know, when you get to score those kinds of points, mas mabibigyan ka ng confidence eh, lalo na next round, may mga foreign teams na, di ba? Gusto mo na lahat kayo nagkaroon ng mga ganong klaseng output. Like Gemma had 23, Tots had 21 in their last game. Eliza, I think 16 points or 14 points yesterday. So, maliban doon, may hirapan din yung mga mag-aaral sa kanila, di ba? And I think more than anything, ang dami nilang combination plays kahapon, something na hindi nila dinalasan gawin nung mga early part ng Elim. So, moving forward, alam kong marami pa talagang tinatago itong Creamline. Actually, very underrated nga kay Eliza yung overall game niya. Not only scoring 15 points, may 11 excellent receptions din siya in their previous game. So there you go. Maraming nga ring fans na nagko-comments below na malakas talaga yung teammates niya, and it's just a matter of them balancing each other out. That being said, I'm gonna put you, Mela, on the spot. Little bit on the spot right here. Meron ka bang MVP favorite at this point? Alam mo, hirap eh. Kasi kakatingin ko lang ng stat sheets kanina. Tapos tinitignan ko nga, like si Gemma, nasa I think 4 department siya, as well as Eliza, Jove, si Todd. So, ang hirap mag-pinpoint ng isa. So, I think it's really a matter of who made the most impact for her team. Mahirap lang sa Creamline mamili kasi ang dami nilang nagsishare ng load. So, siguro offhand, pipiliin ko na lang yung Jovelyn Gonzaga kasi tinatry kong tanggalin siya sa picture ng Army. Eh. Kung nasan yung Army pag walang Jovelyn Gonzaga, parang walang masyadong sasalo compared to when you take out Gemma or Tots. I mean, magiging may impact, pero alam mong may iba pang sasalo to step up. So I think iba talaga yung pagiging heart and soul ni Jovelyn Gonzaga for Army. Aya, how about you? Ako same din. Kasi parang kumbaga, sa UAAP, parang yung Coastmasters yung NU, na sobrang dami nila. At kumbaga, kapag matanggal si Ate Jov sa Army, malaki yung mawawala. Kumbaga kasi alam naman natin kung ano yung pinerform ng Army sa for the past few conferences. Pero nung pumasok si Ate Jov this conference, ang laki nung impact na nagawa niya. At itong impact na to, nakalana sila or nakapasok sila sa semis ngayong conference.
Okay. Parang embodiment ng most valuable player talaga. Kasi pag tinanggal mo, parang wale. Well, actually, nagustuhan ko yung comparison ng Green Light sa NU. Hmm. So, meron ba comparison si Ate Jo sa UAAP? Eh di yung Aya. Ayun, there you go. Ilang naman ang pag tinanggal mo yung Aya, parang hello. San tayo? Agree ka ba doon, Aya? Ay, naka. Okay, this is a knock, this is not a knock on your teammates. You have great teammates. Si Ate Job din, she has great teammates. Big reason why Army is in the semifinals right now. And for sure, yung fans din ng Army, maangat, di ba? Dumadami rin dahil maganda yung performance nila. And speaking of fans, it is time for us to talk about some fandoms in the PVL na nagde-develop dito sa Kumu. So Mela, could you explain to us para sa mga new viewers out there natin kung ano ba itong mga fandoms ito? Yes, ayan. So yung mga fandoms natin, ito yung mga constant supporters talaga and viewers ng mga streams ng inyong favorite volleyball players. So guys, kung kayo ay part ng fandom, be proud, i-comment nyo dyan kung sino yung sinusuportahan nyo at anong inyong fandom. Pero yes, kumbaga, yan yung ginugroup natin na mga supporters para every time may engagement ang kanilang favorite streamer from volleyball, diba? Like si Aya, may family, ayan, di ba? Meron tayong identified group of supporters talaga. Yes, meron tayong JG community, meron tayong, syempre kalimutan ko ba naman yung cleaners, Carmel at cleaners. Ayan, so nakakatuwa kasi, alam mo, yung mga streamers namin dito sa Kumu from volleyball, hindi sila magsistay kung wala itong mga fandoms na to. Intense talaga sumuporta. In and out of Kumu, magugulat ka na lang, may pinapadala na yan sa bahay or kaya nandun na sila sa game. So nakakatuwa talaga na meron tayong mga fandoms. At I think, Migs, meron tayong makakasama from some of our fandoms today. Okay. Aya, could you introduce to us kung sino yung mga kasama natin? So, ang unang fandom na makakasama natin today ay yung DJ Loyalist. Ayan, DJ Loyalist. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng DJ Loyalist? Oo. So, Faith, ayan, si Faith, isa sa mga admins ng DJ Loyalist. O, diba? Sana alam nyo na kung ano, base sa kanilang logo. Ayun! Diba? Hi, hello, Faith! Hi, good afternoon, Migs, Carmela, Aya. Hello! Ayan, si Faith. O, Faith, ayoko sa akin manggaling. Ano ba daw ang ibig sabihin ng DJ Loyalist? Gina and Gemma. Oh, pa. Gina and Gemma. Sa mga DJ Loyalist dyan, send some love. Opo, mag-send po tayo ng gifts. Meron tayong kilig na virtual gifts dyan sa baba. Kung kayo lang naman ay kinikilig sa ating mga fandoms. Yes. At pakyatin na rin natin from the Deliwong community, we have Mavs. Tama ba? Mavs. Yes. Hi, Mavs. And Deliwong community. So obviously, this is Bea De Leon and Dina Wong. Yes. Okay. Hi, Mavs. Ayan. So, hello sa ating mga fandom admins. Okay, bago ang lahat. Siyempre, itong mga fandoms natin sa Kumu. Pero, itong si Bea at saka si Dina, hindi naman sila nagsistream sa Kumu. So, kayo, Mavs, sa De Leon community, paano nyo nag-grow pa rin yung support nyo sa inyong mga idols through your fandom, kahit na hindi natin sila palaging nakakasama dito. Minsan nagsusupport din kami sa games nila. Every game nanonood naman po kami. Tapos minsan kasi, di ba, nagkakuho sila sa inyo doon. Nagsusupport kami pag nag-ano sila sa inyo. Wow. Asa, ma-invite nga ulit. Sorry. Pag ganyan ba, Mavs? As in, magkakasama na kayo, tabi-tabi na kayo sa game? Ah, nanood kasi kayo, di ba? Apo, nagtatabi-tabi naman. Pero yung mga members nyo ba? Po. Yung mga members nyo, hindi kayo magkakakilala before? Dito lang kayo sa Kumu nag-meet? Apo, sa Kumu lang po talaga kami nagkakilala lahat. Actually, magkakalayo kasi kami eh. Mm-mm. Meron taga Cebu, meron taga, ano, ganyan, Tansa, Cavite, Pasig, Bulacan, Batangas. Pero nung last dito sa Mawar,
nagsama-sama po kami para manood ng laban nila. Wow, nakakatuwa nun yung ganun. Migs, alam mo ba, kami ni Aya, relate na relate kami dyan kasi may mga viewers kami na talagang naging friends na namin at ayan nga, part sila ng mga fandoms. So for Faith naman, I mean, si Gemma nagsistream dito, pero how do you, kumbaga, bond with your fandoms? Kasi si Gemma hindi naman everyday nagsistream, di ba? Alam ko tuwang-tuwa kayo pag nagsistream siya. Pero pag hindi siya nagsistream, how do you guys stay active sa fandoms nyo? Anong mga bonding nyo? Nagkukumo ba kayo or lumalabas ba kayo in person? Yes, nagkakalala kami din dahil sa FB page. And oo, nagkukumo kami everyday. Parang si Kumo na nga din yung halos gusto na kaming iluha. Kasi everyday kami nagkukumo. Minsan nag-aano lang, biglang nag-out. Na-try namin magkumo ng 12 hours ata yun. Wow! Oh, so, oh my madami gosh. Oo, ang dami naming nakikilala. And mostly sa members namin, OFW, kasi nagla-live kami. Nagla-live kami ng place, ng PVL Games sa FB page namin. And di sila makapanood sa ibang ano. So dun, marami kaming nakilala. Tsaka ano. Ang taray ng 12 hours, tinalo nila ang ano, OJT. 8 hours lang ang OJT Mars. Anong nangyari sa 12 hours nyo? I really have to ask this. Very curious about it. Adyan pa ba si Faith? Faith, adyan ka pa ba? Naku, kumapit si Faith. Kumapit. O sige, Faith maya. Faith Laban. Ayan. I wanna ask Aya, tanungin natin si Aya. Aya, ikaw na may sarili kang fandom dito sa Kumu. Paano mo na-appreciate yung sarili mong fandom? How do you see them growing as a community as well? Kasi bukod sa parang kumbaga, sabi nga ng yung mga admins ko sa family niya, nabuo sila dito sa Kumu, nagkakaroon sila dito. Hanggang sa nakaroon kami ng mga moments na kumakain kami sa labas. So, isa yun sa mga, kumbaga, yung time na pumupunta sila dito, galing sa province, luluwas talaga sila sa Manila para ma-meet ako. Siyempre, di ba, grabe yung effort na yun. As in, yeah. Oras din yun eh. Ang hirap, lalo pa ngayon, ang hirap-hirap na mag-biyahe. Pero para lang makita ako, makasama ako, bumabiyahe talaga silang lahat. There you go. We appreciate the love mula sa mga family, fandom out there. Balikan natin si Faith. Faith, well, DJ Loyalist stands for Dina and Gemma. Obviously, ano, move on na tayo doon. Pero, ikaw ba? Ayaw nga nila. Anong masasabi mo nga best moment mo with your co-fandoms, co-people in your fandom? Ano daw? Sorry? Best moment mo. Sabi mo, araw-araw tumatambay kayo sa Kumu, di ba? Ano yung naaalala mong best moment mo kasama ang iyong fandom? Best moment? Siguro, we get to know each other mas close, naging close kami. Nakatagpo kami ng mga hindi namin Kailan naiiyak? Yun nga, yung ano, lahat naman kapag nagkukwentuhan kami, nagiging best moment kasi nga, we got to share personal experience sa mga ano, nagiging, hindi na lang kasi kami parang fandom, nagiging family kami. So mas nagiging me as a fan and as a family. Nagiging familia din pala sila. Nagiging familia din sila. Ayan. Thank you, Faith. Pero kay Mav.